Hello guys! Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Sa tuwing Phoenix nang maglalaro, ang dami nag-e-expect na sana papasukin man lang si Calvin kahit konting playing time sa court. Laging sinasabi ng Gab na malapit na, ngayong buwan si Calvin, pwedeng-pwede na. Kaya lang, may bad news po ako sa inyo. Ang bad news, ayon sa Games and Amusement Boards, nakumpleto na ni Calvin ang 3-day Professional Athletes Code of Conduct and Seminar Ethics. E ano naman ang bad news dyan? Ang bad news, wala pa rin lisensya si Calvin. Anyari, bakit ganito na naman ang madadatnan niya? Ang totoo, ibibigay naman talaga ng GAB yan, kaso nga lang mukhang matatagalan pa. Ang mas masakit pa ay kahit mabigyan na ng lisensya si Calvin, hindi pa rin siya palalaruin. Alam niyo ba kung saan galing ang impormasyong ito? Kay Kume mismo. Ang completion ng seminar ay parte lang ng GAB order para makuha ang GAB license. Base naman sa compliance ng documentary requirements, ang pag-reinstate ng professional license niya ay kailangan pa pala ng approval sa kanilang GAB staff na si Cara Malionga, na akala ng lahat ay ang GAB chair na si Baha Mitra. Matatandaan na sinabi ni Baha Mitra na drug test ang isa sa mga requirement. Kasama ang lahat ng seminars, ayon sa ESPN5, kumpleto na daw ang lahat, pati mga guidance sessions para sa final assessment. Sa kanilang seminar, tuwang-tuwa si Calvin sa discussions dahil akala niya pagkatapos nito may lisensya na kaagad na matatanggap. Pinatawag rin ng GAB ang kanilang long-time mentor na si Alan Trinidad. Nag-post kasi ito tungkol sa pagtatanggol kay Calvin. Pati si Coach Topex at Paolo Bugia nandun din sa discussion. Silang tatlo ay sumang-ayon naman sa ugali ni Calvin, pero iginiit rin nila na playing style lang daw yon at kadalasang nami-misunderstood ng players. Pero ayon sa Phoenix Management, handa silang panagutan at patnubayan si Calvin. Ayon naman kay Kume, talagang hindi pa pwede si Calvin dahil bukod sa GAB, may pinapagawa din ng PBA na hindi pa niya natapos. Kahit himayin pa natin yung mga nakaraang interviews niya, hindi nagbabago ang desisyon ni Kume kahit alam niya na ang dami ng negative feedbacks ngayon ang pamamalakad niya. Pero masaya pa rin si Calvin sa sitwasyon niya dahil may good news naman ako kahit papaano. Dahil nasa loob naman siya ng hotel, binigyan siya ng bagong task ng Phoenix. Alam niyo ba kung ano yon? Simple lang naman, siya ay naging team chef sa loob. Kapag galing sa laban ang buong Phoenix, nakahain ng pagkain nilang lahat. Sa mga hindi pa pala nakakaalam, siya ay may culinary skills din at nagagamit niya ito ngayon. Ganito pala pinapalakas ni Calvin ang kalooban ng bawat team at ang laking tulong nito para ma-motivate ang bawat isa. Para sa mga Kapampangan, masaya na silang nakikita si Calvin sa loob ng Clark Hotel. At least, napapakinabangan pa rin siya ng Phoenix. Ayon kay Coach Topex, ginagawa na ni Calvin lahat para lang makatulong sa team. And in fact, wala pang tinatanggap si Calvin sa kanila. Tapos tuwing practice, binibigyan niya ng extra energy ang team para ganado sa laban. At ito daw ang sikreto nila ngayon sa napakagandang performance. Paano pa kaya kung maglaro na si Calvin, diba? Ayon kay Topex, gusto niya na maglaro muna si Calvin bago siya matanggal sa trabaho. Lahat ng staff at players masaya na nandito si Calvin sa team. Siya na lang kasi ang kulang sa team, pero kahit wala siya, naitataguyod naman nila ang team. Nagtabla na sa top 2 table ang Phoenix at TNT sa pangunguna ni Matthew Wright, ang mamaw talaga ng Phoenix ngayon. Kung sakali man na makapasok ulit sila sa semifinals, sana makaabot sila hanggang sa dulo. Bibihira lang kasi nag-champion yung mga independent teams, pero masyado pa namang maaga para i-mindset yan. Siyempre, meron pa tayong TNT, SMB, Ginebra at iba pa. Tsaka ang ganda rin ang pinapakita ng Ross ngayon. Kaya sana, may mag-champion mula sa tinatawag nilang underdog teams. Anyway, gaya ng lagi nating hangad, sana makabalik na si Calvin at sana, wag naman nilang paabuti ng 46th season. Kawawa naman yung tao, imbes na maglalaro sana ito, pero ngayon ginagawang tagaluto na lang muna ng team. Bilang respeto sa mga Kapampangan, pinapasok na lang siya sa loob, pero kahit minsan, hindi nila nakita ang kababayan na humawak na bola on court. Pero anyway, malapit na daw si Calvin, kaya stay tuned lang po mga kabalin. Meron pa tayong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay RJ Zapuis,
Bernabe Raga, Jeda Vlogs, Wilfredo Paragoyo, Mimar Taginod, Miel Marquez, J.R. Martin, Rod Alovera, Freddy Maikong from Park City, Utah, USA, Raina Lick, Elmer Lyson, Bernie Minati, Boards Tambor, Lolito Kakayan, Alan Virches, Felix Lagrada, Juniper Chun Alipan Jr., Paula Serna, Renel Pugisan Production at kay Dong Yi Galvez. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Maraming salamat po sa panunood and as always, keep safe po sa lahat.